Tunghayan po natin sa video na ito kung bakit tinatawag na sensible preacher of our time si Soriano. Kaya po tayo gumagawa ng pagtutuwid sa mga aral ni Soriano kasi siya naman po ang may sabi. Ngayon, kung sasabihin nyo, meron din akong mali, edi i-expose nyo rin. Ipakita ninyo. I'm ready to face anybody. Ayan, kaya kayong mga member ni Soriano, huwag po kayong magalit sa akin kapag tinutuwid dito ang mga aral ni Soriano. Kasi tinutulungan lang namin kayong umunawa ng tamang aral na naaayon sa Biblia. Kasi mali-mali po ang mga aral ni Soriano na tinuturo sa inyo at pabago-bago po. Kaya po tinawag na sensible preacher si Soriano kasi inconsistent po siya sa kanyang mga aral. Na ang ibig sabihin, pabago-bago po ang kanyang mga doktrina. May ginawa po tayong isang video patungkol sa kanyang kontra-kontrang aral. Ilalagay ko po sa description box ang video link. At panoorin nyo na lang po kapag may oras pa po kayong manood pagkatapos nyo pong panoorin ang video na ito. By the way, kung bago pa lang po kayo sa video na ito, malayo po kayong mag-follow at mag-subscribe sa ating YouTube channel para updated po kayo sa mga susunod pa nating mga video. Okay, dadako na po tayo sa mismong topic natin. Si Soriano po ay naguguluhan sa Matthew 16:18 kung sino talaga ang nagsasalita dito. Panoorin po natin ang kanyang unang paliwanag sa versikulo na ito. Let us now analyze the sentence. Sino ho ang nagsasalita sa Matthew 16:18? First person, ang ama. Sino ang kausap? Si Pedro. Sino ang third person, yung bato? Si Kristo. Kaya tamang-tama eh. Sinasabi ko, first person, sa iyo, na ikaw ay Pedro, second person. Sa ibabaw ng batong ito, yun ang third person, si Kristo yon. Itatayo ko ang aking iglesia. Saan ko nakatayo ang iglesia? Sa ibabaw ng batong si Kristo. Kaya tamang-tama yung pangungusap eh. Ang ama nagsasalita, ang kausap ay si Pedro, at ang batong pagtatayuan ng iglesia ay si Kristo. Malinaw ang kanyang sinabi na ang Diyos Ama ang nagsasalita sa talatang 16:18 ng Matthew. Ngayon, tunghayan naman po natin kung paano niya binago. Ito po ang video. Sa Matthew 16:18, ganito po ang nakasulat. At sinasabi ko naman sa iyo na ikaw ay Pedro. At sa ibabaw ng batong ito ay itatayo ko ang aking iglesia. At ang mga pintuan ng Hades ay hindi magsisipanaig laban sa kanya. Ang nagsasalita ko sa talata nito ay ang Panginoong Jesucristo. Nakita po natin kung gaano kagulo ang mga aral ni Soriano, pati siya naguluhan na rin. Kaya kayong mga nagtitiwala sa mga aral ni Soriano, hindi pa po huli ang lahat. Maawa po kayo sa sarili at kaluluwa ninyo. Magkaroon kayo ng sariling pangunawa, hindi yung nakaabang kayo sa mga paliwanag ni Soriano sa mga talata sa Biblia at kahit mali, pinapaniwalaan ninyo. Ano ang sabi ni Soriano na leader ninyo? Kapag may nakita kayong mali, umalis na kayo. Para makilala mo yung totoong relihiyo, kailangan ng aral nun, tama, walang mali. Pag nakakita ka isang mali, layas na. Hindi po ako ang may sabi niyan, kundi si Soriano mismo. Kaya ano ang sabi ni Soriano sa kanyang sarili? Ito po. Ang taong nagkakakontra-kontra ang sinasabi, medyo may singra ulo nun. Sa Matthew 16:18, si Kristo po ang nagsasalita dyan. Malinaw naman po sa mga talata. Umpisahan po nating basahin sa verse 13 hanggang verse 18. Ganito po ang ating mababasa. When Jesus came into the coast of Caesarea Philippi, he asked his disciples, saying, Whom do men say that I am the Son of Man am? And they said, Some say that thou art John the Baptist, some Elias, and others Jeremias, or one of the prophets. He saith unto them, But whom say that I am? And Simon Peter answered and said, Thou art the Christ, the Son of the living God. And Jesus answered and said unto him, Blessed art thou, Simon Barjuna, for flesh and blood hath not revealed it unto thee, but my Father which is in heaven. And I also saith unto thee, Thou art Peter, upon this rock I will build my church, and the gates of hell shall not prevail against it. Napakalino po mga kapatid. Kaya kayong mga kaanib ni Soriano or miyembro ng MCGI, maaring nasasaktan kayo sa katotohanan, pero kung ang katotohanan na ito ay tatanggapin ninyo, ito rin mismo ang magpapalaya sa inyo mula sa kontra-kontrang aral ni Soriano. Sabi ng Biblia, the truth shall make you free. Maraming salamat po sa inyong panonood.